Pilipinas, bansang binubuo ng halos 7,100 mga isla. Kilala sa ganda ng turismo at iba't ibang kultura, resulta ng iba't ibang bansang sumakop dito. Kilala din ang bansang ito sa kanyang likas na yaman. At isa na dito ang agrikultura. Dahil sa mga kabundukan ng karamihay dating bulkan, maraming ilog at klima na tropikal, matabang-mataba ang lupaing pang-agrikultura. Akma ito sa maraming klaseng pananim tulad ng palay, mais, gulay, prutas, halamang ugat at mga pananim na magagamit sa industriya tulad ng abaka, goma, niyog, tubo at iba pa. Sa kabila ng biyaya na ipinagkaloob sa ating mga lupain at patuloy na pagtuklas ng makabagong kagamitan at teknolohiya sa pagsasaka, ay patuloy din ang mga isyong patungkol sa mga suliraning pang-agrikultura sa ating bansa. Banta sa sektor ng agrikultura ang matagal at mapaminsalang panahon ng tagtuyot at tag-ulan na sumasalanta sa ating bansa. Suliranin pa rin ang isyo ng patubig. Ayon sa pag-aaral, 3 sa 4 na magsasaka ay walang sariling kapital at kaakibat nito ay wala silang sariling lupa na sinasaka. Kung minsan ay hindi sapat ang sustansyang taglay ng lupa, kaya kailangang maglagay ng pataba. Ang palagiang paggamit ng mga magsasaka ng mga kemikal na pestisidyo at iba pang lason na nagdudulot ng kapinsalaan sa kabukiran ay patuloy na sumisira sa kalusugan ng lupa na kanilang sinasaka, pati na ng kapaligiran. Upang mapalakas ang lokal na produksyon ng agrikultura, patuloy ang pananaliksik ng mga makabagong pamamaraan sa pagsasaka. Isang produktong pang-agrikultura ang naglalayong mapaangat ang kasalukuyang estado ng kabuhayan ng ating magsasaka sa kanayunan. Ito ay ang Full Harvest Agri Products ng Victory Global Unlimited Systems Incorporated. Nag-start kami sa mga magsasakay, kasama yun sa aming advokasya. Because the Philippines is a very, very big agricultural country. I think we are 70% agricultural country. Na-hit namin yung gusto ng mga magsasaka. Kasi yung antiquated traditional system nila, nakita namin na kulang eh. And Victory Global has discovered the system na alam namin at na-implement namin not only in this area but the whole Luzon, Visayas, and Mindanao. At gumanda yung ani nila, nadagdagan yung yield nila, at the same time bumaba yung cost na nangyayari so far. And it's ano, revolutionary product na it's very applicable in the Philippines. May 2 revolutionary agri products ang Victory Global. Ito ay ang Full Harvest Microbial Inoculant, Biofertilizer, and Full Harvest Root and Leaf Fertilizer. Ang Microbial Inoculant ay isang solid-based na microbial plant growth promoter. Iniibsan nito ang epekto na dulot ng mga di-organikong material na gamit sa pagsasaka. Isa itong pamamaraan ng pagsasaka na hindi gumagamit ng lason. More than 7 years ago, may Agri-Congress ang Department of Agriculture. Meron silang competition paano bulukin yung dayami. Naisip namin na meron kaming bacteria na ginagamit sa sewerage system na pag sumalat yung sewerage, di ba, kailangan tanggalin yung laman nun. Naisip namin yung bacteria na ginagamit namin doon, baka pwede siya doon sa mga dayami, doon sa bukid. We found out na very effective pala doon, so nag-create na kami ng another formula using those bacteria. Na yun pala talaga, kaya niyang gawin yung pinaka-point ng Department of Agriculture. Hanggang sa ngayon, ang product na yun, yun na yung ginagamit natin, na tinawag nating microbial inoculant. 3 klase po ng good bacteria yun. Yung po ay kapareho rin ang iniinom niyo kung hindi kayo na ng Yakult. Ang Yakult po hindi ganas, kundi bacteria. Yan po yung good bacteria, probiotics, lactobacilli. Also, the same as Bacillus bovinus, isang bacteria nandun po sa amin sa microbial inoculant. Malaki po may tutulong ng MI. Hindi na kayo magsusunod ng dayami, gagawin nyo, ibabalik sa lupa, gagawin nyo pataba.
Yan po yung tutunawin ng MI 7250. Ito na pagpapatuloy, kailangan po subukan natin. Kahit ano pa itanim ninyo, kaya yan ay sinasabing hybrid, inbreed, o ano pa, pinakamagandang buto, pag sira po lupa ninyo, hindi tutubong magandang buto. Kung hindi po tayo susubo, wala po magiging resulta. Ang pangunahing layunin ng microbial inoculant ay ang madagdagan ng populasyon ng beneficial microbes sa lupa. Ito ang kauna-unahang organic certified fertilizer simula nang maipasa ang Organic Agricultural Act of 2010. So nung ginamit namin ang pinasubukan namin sa mga magsasaka, with 3 years namin ginagawa, nakita namin very effective at talagang nakakatulong ito. Aside doon sa mga analysis, mga research na ginawa namin, na kinuha pa namin doon sa UP Los Baños, doon pa kami nagpapa-research, continuous yan for almost 7 years. Sila mismo doon na nagpatunay dahil sila rin ay mga gumamit, maganda pala talaga ito. Ito pong microbial inoculant, ito ay consist ng mga good bacteria na kailangan ng ating lupa para ma-convert yung mga elemento na sinatawag nating nitrite into nitrate. Ito po. Pagkatapos yung ating lupa na karaniwang mga tigang na ay nagiging loosen o nagiging buhaghag gawa ng ating microbial inoculant. Ang ating pong products ay pwedeng gamitin kahit ang ating weather ay pabago-bago, gawa ng ito nga ay organic at nakakapagpaganda ng ating soil texture, naglulusen at yung mga microorganism na present sa lupa ay nadadagdagan. Wala pa po akong ginamit ng ibang gamot, hindi lang po yan. Dahil po kasi pagka po yung palay pala, matigas ang dahon, hindi po hahataki yung piste. Noong po kasing gumagamit ako ng abono, pagka po mag-ahabono na ako, mag-i-spray na po ako ng mga pesticide. Kung hindi po ako mag-i-spray, lahat po halos ng palay ko, kakainin ng uhot. Pero po itong MI na to, dahil po sa katigasan ng dahon, at saka po yung puno, hindi po kagad makakain ng uhod. Ang importante lang po na layunin po ng Victory Global ay maipalaganap sa lahat ng Pilipino, kahit sa abroad, yung tinatawag po na organikong pagsasaka bilang pagsuporta po sa Republic Act 10068 para maipalaganap po yung hindi na paggamit ng kahit anong uri ng lason. Lasong kemikal, nagiging dahilan bakit kung minsan makikita po natin pagsaing ka ng kanin, mamaya panis na. Dito po, ang ginagawa natin is hindi na tayo gumagamit ng kahit anong lasong. Ang ginagawa po yung Victory Global Farming System, yung itinatransfer po natin. Layunin ng Victory Global Unlimited Systems Incorporated na palaganapin ang organikong pagsasaka na walang lason o kemikal. Sa pamamagitan ng microbial inoculant, mababawasan ang ating gagamiting kemikal na abono at pestisidyo at magiging kaunti ang binhing kakailanganin kumpara sa makalumang sistema ng pagsasaka. Ito po ginagamit para po pang-condition. At sa pagtuturo ng makabagong unit ng simpleng sistema, mas mapapadali ang gawaing bukid dahil user-friendly ang pamamaraan sa paggamit nito. 1 kilo po itong full harvest microbial inoculant. Sa 1 hektaryang palayan ay gagamit ka lang po ng 3 kilo bilang land preparation. At ito po ay gagamit ka sa 1 hektaryang palayan ng 2 litro nito. Hindi po sako-sako ang gagamitin mo. Ito na rin po yung magiging medium para sa integrated pest management. Magdadagdag ka na lang po ng konting amendment, magdadagdag ka ng suka, para palayasin yung peste at sakit na nakatira sa lupa. Ang root and leaf fertilizer ay isang seaweed-based dolomite extract na nag-neutralize ng acidity ng lupa. Ito ay nasa liquefied form kaya konti lang ang kakailanganin kumpara sa nakaugalian ng sako-sakong ordinaryong fertilizer. Ito naman pong ating Ecofoliar Fertilizer. It is a complete fertilizer na may kasamang chelated micronutrients. So nagbibigay po siya ng supplement sa halaman. Ang resulta, pag nilagyan po ng ating full harvest root and leaf fertilizer, kung sa palay po, pinahahaba niya yung bunga, pinapipintog, at pinabibigat yung timba.
So, ganun din po sa mga fruit-bearing vegetables, napapabigat po niya at napapakalaki yung bunga niyan. Sa tinagal-tagal kong nagsasaka, hindi ko na-experience yung magkaroon ng gantong kahabang buhay. Tapos, unang-una, matipid sa gastos. Kasi kami mga magsasaka, nabubuhay lang din dun sa hiniram na pera, pagkaan yung bayad. So, tumutubo pa siya, hindi pa namin nagagamit yung pera. Pero dito mula na pong gumamit ako ng produkto na sinabi nila sa akin, in-esting ko. Unang-una, nakatipid na ako sa trabaho at naging maganda pa yung sistema ng aking buhay. Ito yung ebidensya. Ikumpara natin doon sa katabing bukit ko, ito lang yung uhay na lumalabas sa kanya. Pinag-umpir ko, bantalan siya gumagamit ng fertilizer. Ang aking ginagamit yung sinabi nilang produkto. Ang laki ng pagkakaiba, kaya nga sabi ko, pambihira naman to. Sa tinagal-tagal kong magsaka, first time kong magkaroon ng gatong ay nakakasarap ng pakiramdam. Ang pangunahing benepisyo nito ay mas mabilis ang bisa o epekto upang itama ang kakulangan ng nutrisyon ng 90% kumpara sa 10% ng pagsasabog ng pataba sa lupa. At nakakatulong din ito na makumpleto ang plant life cycle. Ang ating agri-products, kailangan ng ating bansa yan, pagandahin pa natin yan, lahat ng mga crops o lahat ng mga tanim, kung pwede, pag-aralan natin ng todo kung paano ito gamitin doon para sa kabubuti ng ating mga kababayang magsasaka. Sa pagsusuri ng ekonomiya ng Pilipinas, ang sektor ng agrikultura ay natatangi dahil sa malaking porsyento sa pagsasaka nakasalalay ang ating kabuhayan. Kaya dapat lamang nating pangalagaan at ingatan ang biyayang ipinagkaloob sa atin dahil ito ang susi ng ating hinaharap. Hindi po pumahabot ang nararamdaman ko kung gaano ako kasaya. Nakikita naman po natin pa po ang puno ngayon at saka po yung bunga. Pag medyo ko babalukdot na po ito, lalo na po sigurong gaganda. Ang agri-business na product nila ay nakita kong mahusay sa agrikultura. So, nung ma-introduce sa akin ang full harvest, ay nakita ko ang kasagutan sa mga problema namin sa pagsasaka. Kasi ang unang ano dito, yung mataas ang ani. Yan naman ang hinahangad ng bawat magsasaka na magkaroon ng mataas na ani sa kanilang palayan. At kumikita pa yung magsasaka, not unlike sa mga dati namin ginagamit, bili lang kami ng bili sa mga tindahan, pero wala namang pribilehyo. Ito, merong pampribilehyo. Kumbaga, magsasaka ka na, businessman ka pa. Yung una, gumagastos ako ng 25 to 30,000 sa aking isang hektaryang bukirin. Pero mula nung gumamit ako ng MI, sa halagang 3,000, ang laki ng naminis ko. Tutuloy ko na to. Unang-una, malaking save sa akin kasi may pamilya ako. Yung imbis na gagastin ko sa bukid ko, mapupunta na doon sa mga anak ko. Diba malaking tulong? Doon pa lang, panalo na ako eh. Ang paggamit ng full harvest agri products ng Victory Global ay isang pamamaraan para maisakatuparan natin ang mithiing bigyan ng pagkain ng hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Dapat pagtuunan ng pansin ang agrikultura dahil ito ang sandigan sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. At dahil ang Victory Global ay may pusong magbubukid, ito ay patuloy na magpapalaganap ng binhi ng pagbabago. Sa Full Harvest Agri-Products ng Victory Global, ang mga magsasaka, panalo! Kaya live life with Victory!